Pinapayuan po ha, ang ating mga kababayan na ngayon pa lang ay mag-ipon na ng tubig. Inanunsyo kasi ng Maynilad na magpapatuloy pa ang water interruption sa ilang lugar dito sa Metro Manila, maging sa probinsya ng Cavite na magtatagal hanggang Mayo 16. Si Daniel Manalasta sa detalye, Rise and Shine Daniel. Mainit na nga, problema pa ang tubig. Yan ang dinadaing ng ilang taga Cavite dahil sa water interruption. Inanunsyo kasi ng Maynilad ang araw-araw na water service interruption hanggang May 16 sa Las Piñas, Muntinlupa, Paranaque, Pasay at Cavite. Kaya si Annalisa na taga Molino, Cavite, tsaga-tsaga muna sa pag-imbak ng tubig. Napakahirap siya pag ano, lalo laging maaga, walang tubig. Kailangan nun ng mga tao dito sa amin tubig, bawat kilos. Eh wala pong alas 7, wala nang tubig. Tapos nagkakaroon na yung mga alas 12 na ho. Apektado rin ang pinagtatrabaho ang karinderya ni Mary Ann. Kaya tatlong drum ng tubig muna ang kanilang pinupuno bilang pondo. Taga Molino 3 ako, dito ako nagtatrabaho. Pag alis ko, walang tubig. Pagdating ko, wala rin. Kaya hindi ko alam kung anong oras dumarating talaga ang tubig. Sana maayos kasi ang hirap po talaga pag walang tubig. Hirap, lalo na sa amin na ano, paano kung wala kaming ipunan. Paliwanag ng Maynilad, bunsod ito ng low water production at leak sa ultrafiltration valve. Umorder na ang Maynilad ng fittings na kailangan para ma-repair ang tagas at oras sa dumating ang materyales, agad nila itong kukumpunihin. Pakiusap ng Maynilad sa mga apektadong customer na mag-imbak ng tubig habang available ang supply. Ayon naman sa Metropolitan Water Works and Sewerage System, sapat ang supply ng tubig. Pero problema ang kalidad ng tubig, kaya may water interruption. Maraming tubig po, sir. Eh, quality lang po yung problema. Sufficient po hanggang katapusan po ng taon. Kung ang Maynilad may water service interruptions, ang Manila Water naman may maintenance activities. Maapektuhan ang supply ng tubig sa ilang mga lugar sa Pasig, Makati, Taguig, Paranaque, San Juan, Quezon City, Cainta, Antipolo, Angono at Binangonan sa Rizal. Nilinaw ng Manila Water na sapat naman ang kanilang supply ng tubig pero kinakailangan ng ganitong klaseng maintenance para mapanatiling maayos ang kanilang serbisyo. This is not connected to any possible parang water shortage, no. Ito ay lagi lang nating ginagawa, no. So, meron tayong mga ginagawa na mga line maintenance, meron tayong mga pagpapalit for example ng mga line meters. We are doing this to maintain the integrity of our lines para masiguro natin na 24/7 pa rin yung serbisyo na naihahatid natin sa mga customers natin. Mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw gagawin ang maintenance activity. Kaya ang ilang negosyo na hanggang sa madaling araw nag-ooperate, mag-iipon na lang daw ng tubig. Pag may mga ganun po na na-short kami ng tubig at nawawalan kami ng tubig, nag-iipon po kami. Yun ang mga isa sa pinaghahandaan namin para for the next day or isang oras man mawala ng tubig, meron kaming magamit. Pinaghahandaan naman ng Office of Civil Defense ang epekto ng El Nino sa ilang lugar sa Luzon. Sa laging handa public briefing ayon sa OCD, isa sa inaasahang pinakamatinding epekto ng El Nino ay ang kaulangan ng tubig dahil sa below average na rainfall amount. Mararamdaman ang worst case scenario ng El Nino sa last quarter ng 2023 sa northern at southern Luzon. Tiniyak ng OCD na may nahalatag na silang action plan para matugunan ang epekto ng El Nino sa water at food security. Daniel Manalastas para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.